Yan, babalikan natin yung ano, yung natapos natin gawin kanina. Yan yung unang poste na ano na natapos natin. Ang pormang ginamit natin diyan PVC lang. No? Yung puting niyan last week pa yan na ano na nasiminto. Bali tatlo lang yung ano natin. Yung plastic na porma na nagamit. Kaya yung iba wala pang porma. Nagbuhos pa lang kami ng puting. Ito yung ikalawa. Nakasitback ng ano, isang metro mula dun sa muhon. Tapos yung isa pa, wala pang ano to, wala pang forma. Ayan. Bali, ano yan. Sa susunod na pagbabalik naman namin, lalagyan yan ng ano, ng forma na ano, PVC din. Yan, nakasitback na rin yan mula doon sa ano, mula doon sa pader. Bali 4 meters yan hanggang dito sa ano, sa poste. Yan. Yan sa kabila din, ganun din. Bali mayroon pang 5 na ano, na poste na walang forma. Yun yung una na poste na walang forma. Ito yung ikalawa. Bali gitna rin na poste ito. Ayan. Ayan, medyo ano na, nagkaroon na ng tubig. Puting, pero may simento na yan. Okay lang naman yan kahit may tubig. Titigas naman yung simento niyan. Tapos yung ikatlo naman, itong yung corner na poste. Ito, medyo mababa yung part na to. Naipon yung tubig. Sa pa yung bali malapit sa tanggalan kasi ng tubig dito sa isang poste natin dito. Yan. Yan din namin napormahan ngayon. Actually, ito dapat yung unahin namin nalalagyan ng forma kasi corner to. Problema, maraming tubig. Tinakpan nila ng putik yung ano, yung tanggalan. Kasi yung portion diyan, kung mapapansin nyo, bagong tanim lang yung palay. Yan, katatanim lang nila kanina yung palay diyan. Kaya ano, hindi nila palalagyan ng maraming tubig pagka nagtatanim ng palay. Yung ibang mga nagtatanim ng palay kanina, yan, natapos nila yung mga pitak na yan. Yan, nandun na sila sa gitna. Yun, medyo malayo na sila. Pero kung mapapansin nyo, may mga ano pa doon. May mga pitak pa doon na wala pang tanim. Yun, tatapusin nila. No, napakarami nila. Kanina binilang ko, 33 sila. No? Bayanihan yung style ng ano, pagtatanim. Ano, pag lalagay nila ng punla, yung tinatawag na ano, prihan. No, sa Ilocano tawag diyan wardi-wardi. No, na pagtatanim. Wala siyang tudling na ano na sinusundan, wala siyang PC, no. Di katulad doon sa order na ano pagtatanim. Tignan naman natin dito sa kabila, no. Yung puste natin dito. May tubig din. Ito yung isang poste sa gitna. Yan. Bali kasabay din to nung last week. Nakaputing na ito, may ano na, meron na tong buhos ng semento. So nga lang puro tubig ngayon at kulang yung forma natin. Yun katapat nun. Yung doon sa kabilang side malapit sa kalsada. Yan.
Ayan, nandun yung katapat niya. Meron ding ano dito. Since mayroong tubig dito. Nung nakaraan, kung napansin niyo dun sa unang video natin, masukal yung bahaging ito. And tinabasan ko ng ng mga palumpong ng mga natumba na mga kahoy na nandiyan na sa gilid sa nalagay na diyan sa gitna. Yan. Ito pa yung hindi ko napuputol, yung dalawang malaking sanga na to. Pero dito sa portion na to, mapapansin nyo, may mga kangkong. No? Yan, mga kangkong. Yan. Hanggang doon. Yan, naanihan namin kanina yan. Maglulutuin mamaya pagdating sa bahay. Next week, pagbalik namin, sigurado, marami na naman talbos ito. Yan yung mga kahoy naman na inawan natin nakaraan. Ito, next week pagbalik namin, puputulin ko na itong dalawang puno na to na natumba. Yung ibang palumpong, mapapaningasin natin yan. Sisigaan natin. Kasi walang gumagamit ng gatong dito. Ayan. So yung isang corner na yung hinukay natin noong nakaraan. Ayan, meron ng forma. Meron na rin yung buhos na simento. Lagyan niya ng simento. Ayan. So meron pang meron pang natitira na lima na na poste na walang forma. Now hopefully next week ay makukumpleto namin yung forma. Tatlo lang yung available namin na forma. Yan, next week magdadala pa kami ng dalawa pa. Para matapos yung yung malalaking poste na simento. Kasi yung pagitan nito mula dito sa poste na to, yan, papunta doon sa dulo, no? Ito, saka doon yung pagitan yan tubo, no? 5 feet na tubo, no? Okay. So itong portion na ito, ito bakante na to, nasa yan hanggang diyan sa may hanggang diyan sa may paalagaan ng pugo. Yan, makikita niyo yung nabaklas ang bubong na na yan, kulay blue na na building niyari sa sa light materials. May mga kambing din diyan. No. Pisa dito sa sa portion dito sa may poste natin. No. Hanggang doon sa may kubo na 'yon. Ang tansya nila nasa pa to? Nasa 2,500 square meter pa. No. Ito yung binabakura natin na to. 2,000 square meter to. No, kaya may poste diyan sa gitna, dalawang span yan na tig 1,000. No, kaya ito yung portion na open for sale po. Open for sale. Itong lote na to. Yan. Hanggang dun sa may nasa mga 2,500 mga ganun ng lawak pa. So ito, antayin natin ang progress kung mag-additional pa yung boss natin para madagdagan yung o makakuha pa dito siguro mga mga 1,000, no? Hopefully okay. So wala na kaming itatrabaho ngayon. Ubos yung materialis namin na dala. Wala na rin forma.
Meron na lang doon na natirang buhangin saka graba. Yun. Pero walang porma saka wala nang semento. Bibili pa ng ano kasi yung pampagitan diyan sa poste. Tubo ang gagamitin. Ipuputing na lang yung tubo, mga didos na tubo. So babalikan na lang namin yan next week. Ayan si Boss Eric. Ito yung sasakyan namin pauwi. Ayan, meron kaming muse. Ayan si Mrs. Karayan. Hello po. Ayan. Magandang tanghali. Okay. Ito yung si bunso si Marlon. Kuya Bernard. Kabado rin, no? Tapos yung bus namin, saka driver na rin. Yung driver namin, yung bus namin eh. Ayan. Si Boss Eric. Ayan. Ayan. Magkakapatid yung ano na yan, yung apat na yan. Magkakapatid yan. Break time. Okay, dito na lang. I-update namin kayo sa susunod na pagbabalik namin next week.